Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang gagawing pag-agaw kay Maine Mendoza dito kay Alden. Ganito po kasi yung magiging sistema. Matapos po ang tambalang Alden Richards at Jasmine Curtis Smith, ilalagay naman po sila itong si Alden po kay Bea Alonzo. At upang mag-click ng todo-todo si Alden Richards at Bea Alonzo, si Maine Mendoza naman po ay itatambal sa iba. Walang iba kundi kay Sian Lim. Kaya nga po ngayon pa lang sa interview pa lang po ni Sian Lim ay nililook forward niya ng makatrabaho si Maine Mendoza dahil po iba't iba raw po ang genre na ginagawa ni Maine. Sooner or later, walang magugulat na sa panibago pong pagkakataon ano, taga Channel 2 na naman po ang lilitaw sa Daddy's Girl upang gawing boyfriend ni Maine Mendoza sa sitcom na yan. Una sa lahat, naiintindihan natin na mga artista sila. Pero until now, ang daming naglipatan ng mga artista sa GMA, yun po ang pinagbibigyan nitong si GMA. Pero ang ipares si Alden kay Maine, alam nyo yun, parang kapag pumuti pa ang uwak, dun lang nila pag-uusapan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating araw, ano? At ang admin nga po ng YouTube channel ng It Bulaga, masasabi talaga nating certified Maine and Alden talaga, no? Dahil pinalitan po niya ang thumbnail ng Calyuseria Day 1, ang simula ng Forever. Na para sa akin, mas maganda po at mas solid. Dahil Forever naman talaga si Maine at saka si Alden. Sa dami ng videos ng It Bulaga, bakit yun ang pinalitan nila? Simple lang po, kasi sa video na yan ng day 1 ng Calyuserie ay kumikita pa rin po sila. Sabi naman po sa inyo, ano man po ang latest na ganap kay Alden at kay Maine, sagot pa rin po namin yan para po sa araw-araw ninyo. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa kanilang dalawa. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, nako, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Ang sabi ni, unahin natin ang naging komento ni Miss Lina Sarina. Sabi niya, thanks Mr. Pinas sa pagdepensa mo sa mga idol natin, Alden and Maine. Nakakataba ng puso. Nakakasad lang at maraming one-sided fans na bashers na ang hirap paliwanagan. Kulang sa taba ng utak, yan si Maine. Marunong tumanggi, matalas makiramdam, hindi pwedeng sunod-sunuran. Hindi kawalan kay Maine kung alisin siya sa Lazada. Kawalan yan ng Lazada sa laki ng fandom na ADN, boycott lang ang katapat niyan. Kahit anong promotion pa gawin nyo, GMA sa teleserya ni Alden at Jasmine Curtis, kung puro halika na naman, ano? At patuloy lang ang kinakalaban ang fandom, walang mababago sa baba ng ratings ng teleserye ninyo. Yan ang totoo. Sa totoo lang po, no, consistent nga raw silang number 2. Pero yun nga po, ang nakakalaban nila, talagang unti-unti nang dumidikit sa kanila. No? Meron pa po kaming, meron pa nga kaming mga nabasang comments mula po sa mga netizens, Miss Lina Sarinas, na okay lang daw po na wala si Maine sa Lazada. Dahil balak pa raw po ng Lazada at GMA na dalhin ang halika ni Alden at saka po ni Jasmine sa pagpopromote ng Lazada. Sa loob-loob ko naman po talaga, asa naman ano, na pumayag si Alden sa ganong setup. Maliban na lang talaga kung desperado na sila to promote their teleserye. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman kay Alpha Samontesa, no? Ang sabi niyo po rito, ay nako Mr. Pinas, nakakagigil talaga ang mga yan. Kala nila, tumama sila nang konin nila si Jasmine Curtis Smith. Diyan kayo, nagkamali ng desisyon. Milyones ang pinakawalan ninyo sa Lazada. Paano lilipat na
sa Shopee ang Aldab Nation. Masyado nilang minaliit ang fandom eh, pero okay lang yan. Hindi naman natulog ang God Karma ang kapalit niyan sa inyo. Nakakatulog pa ba kayo? Hoy, imulat niyo ang mga mata. Saka talaga pong mas mababa ang Shopee. God bless Mr. Pinas, stay safe at huwag masyadong ma-stress, pareho lang tayo ng nararamdaman. Sarap sa bunutan ng kilay ng mga hunyanong yan, ano? Nakaka-bad trip. Basta ako, hanggang finish line, laban lang Aldab Nation na atin ang huling halakhak. Tama po kayo, Miss Samontesa, no? Hayaan na lang po natin kasi mararamdaman talaga nila na ang laki ng ibababa ng sales nila ngayong 9-9 dahil sa ginawa po nila. Sabi nga nila, ganito ang hawak nila, no? Hawak na raw po nila ay ginto, pero pinalitan pa nila ng bato. God bless po sa inyo dyan and regards po sa family ninyo. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Gloria Batrina. Sabi niya rito, Shopee na lang umorder. Bahala sila kung anong gusto nilang gawin. Basta Shopee na lang tayo. Sige mga ka-Aldab, sinusubukan tayo. Pwes, wag nang umorder dyan sa Lazada. Ang tingnan natin kung mapamilyon ang views nila. Mula noong nabuo ang Aldab, laki ng tiwala ko sa kanila. Kaya wala akong ibang paniniwalaan kasi tayo ang totoo lang. Puro sila fake news. Kasi nga, mga hunyango sila. Kaya Mr. Pinas, wag na nating silang intindihin. Sisikat lang mga yan. Basta tayo, Aldab lang, wala nang iba. Mr. Pinas, laking pasasalamat ko sa patuloy mong pagtatanggol sa dalawa. Ingat ka palagi, kailangan namin ng balita mo. God bless. Alam, kabisado naman po natin ang buong fandom, Miss Gloria Batrina. Mas malakas ang actions kaysa sa pagsasalita. Diba? As long as wala silang makitang magkasamang Maine at Alden, lalo na yung mga asang-asa na pinakita ng Lazada nung una magkasama sa Maine at saka si Alden, tapos ngayon next event papalitan nila out of nowhere si Maine Mendoza nitong si Jasmine Curtis Smith. Marami silang ginalit sa ginawa nila kay Maine Mendoza. At ito na nga, kagabi lang nag-scroll po ako sa trabaho po kasi namin, ano, kailangan may panlaban ka sa antok, no? At napansin ko lang po, no, sa pag i-scroll ko po ng kalyoserye, ang iconic na split screen ni Alden at saka Maine sa day 1 ng kalyoserye, sa dami ng videos na meron ng Itbulaga sa kanilang channel, ang in-enhance po talaga nila ay ang pinagkalandakan pa nila ng admin ng YouTube channel nila na si Maine at saka si Alden ay forever sila. Nakalagay lang naman po sa thumbnail nila na ang simula ng forever. Salamat sa admin ng YouTube channel ng Itbulaga. Bilang YouTuber, alam po namin na pinalitan nyo po ang thumbnail dahil patuloy pa rin po kayong kumikita sa video na yan ni Maine at saka ni Alden. No, ilang taon nang nakalilipas. Sana, ganyan din pong gawin ninyo sa Itbulaga. Sa Itbulaga na ikalawang tahanan na ni Maine at saka ni Alden. Okay? Para naman po sa sentro ng ating mga updates, gusto ko pong malaman ninyo na ang susunod pang mga mangyayari ay naka-line up na po. Ito ay yung sinasabi ng ibang netizens na epekto ng isang Sian Lim na mula po sa Channel 2 or sa ABS-CBN na lumipat sa Itbulaga, o sa Itbulaga rather, sa GMA, Itbulaga tuloy. May epekto ba ito kay Maine at saka kay Alden? Ang sagot po ay malaking epekto. Sa latest interview ni Sian Lim, gusto niya pong makatrabaho si Maine Mendoza. Dahil nga po iba't ibang genre ang ginagawa ni Maine. At alam niyo naman ang GMA, as long as makakapaghiwalay kay Maine at saka kay Alden, itinutuloy po nila yan. Ganito po kasi ang nangyayari. Sa tuwing may ibang kapartner si Alden, sinisiraan po nila si Maine. Ginagawan po nila ng storya na may boyfriend si Maine at ayaw na ni Maine kay Alden. Para po mag-click, no, yung ipa-partner kay Alden. At habang kapag si Maine naman po ang may kapartner na iba, ganun din. Sinisiraan nila si Alden, ililink sa iba. Sasabihin na ayaw na ni Alden kay Maine. Para syempre, mag-click naman ang kapartner ni Maine Mendoza, di ba? To be honest, naiintindihan po ng buong Aldab Nation na si Maine at Alden ay mga artista. Kaya anything will happen. Mangyayari po, no, na ipa-partner talaga sila sa iba. Pero ilang taon nang nakakalipas, lahat ng mga artistang lumipat mula sa Channel 2 or sa ABS-CBN, naipartner na ata kay Alden, no?
or kay Maine or sa iba pang mga starlets ng GMA. Kaya wag magtataka. Sa ibang shows ni Maine ay may dadalaw na si Yan Lim tulad sa Daddy's Girl, pero sa usaping Maine at Alden, ang muling pagsasama nila, never po nating makikitaan ng tsansa na mangyayari ito, lalong-lalo na sa bakuran ng GMA, lalong-lalo na po sa madaling panahon, no? Kaya si Maine ng si Maine at si Alden ng si Alden ang gumagawa po ng paraan para po sa mga fans nila na para masabi, no, to tell, don't worry, Aldab Nation, alam nyo ang katotohanan, alam nyo ang behind the scenes, alam nyo ang outside the showbiz world, no? Kaya kampante lang. Well, this is showbiz, no? Managements nila and producers ang nasusunod. Sana umalis na si Maine at saka si Alden sa showbiz in, sabihin na natin, ano, sa lalong madaling panahon. Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.